nagsalita na si Janet Limnopoulos tungkol sa mga nalalaman niya hingga sa Dimonoy Pork Barrel Scam. Kagabi, 5 oras silang nagpulong ni Justice Secretary Laila De Lima sa ospital ng Makati. Pero tikong muna ang bibig ni De Lima tungkol sa mga detalye ng kanilang napag-usapan. Kasabay ng kanyang pagsisiwala at hiniling daw ni Napoles na gawin siyang state witness pero wala pang commitment sa ngayon ang Department of Justice. Live mula sa ospital ng Makati, may report si Sherian Torres. Sherian. Yes, Joseph Pia, alas 9 ngayong gabi yung inaasahan na pagdating ng mga doktor dito na magsasagawa ng operasyon dito kay Janet Limnopoulos doon sa sinasabing bukol sa kanyang matres. Ang sinasabing operasyon ay mangyayari mula alas 10 ng o sa pagitan, Joseph Pia, na alas 10 ng gabi hanggang alas 5 na madaling araw. Ito ay mangyayari isang araw matapos makipagpulong si Napoles kay Justice Secretary Laila De Lima. 10 bilyong piso sa loob ng 10 taon. Ganito raw kalaki ang operasyon ng Dimonoy Pork Barrel Scam na pinangunahan umano ni Janet Limnopoulos. Pero sa sekretong pulong nila ni Justice Secretary Laila De Lima kagabi, ang mga nalalaman daw ni Napoles isiniwalat niya sa loob lamang ng 5 oras. Alam namin na marami siyang alam. At mas marami pa, mas marami ang alam niya kay Ben-Hur. Halos walang ibinigay na detalye si De Lima tungkol sa mga sinabi ni Napoles. Maliban na lang sa partisipasyon di umano sa scam ni na Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Did she spill the beans on the tree? Oh yes, absolutely. 2 linggo raw nagparamdam si Napoles kay De Lima na nais niya makipagpulong. Pumayag daw si De Lima sa 3 kondisyon. Una, dapat daw isiwalat ni Napoles lahat ng kanya nalalaman tungkol sa scam. Ikalawa, dapat si De Lima lang daw ang kakausapin ni Napoles. At pangatlo, walang katiyakan na gagawin siyang state witness. Hindi raw ito matitiyak ni De Lima kay Napoles, lalo't susuriin pa raw ng DOJ ang kanya mga ibinunyag bago irekomenda ang impormasyon sa korte. But as to whether or not it's really tell all, or more importantly, whether or not what she would be telling us is the truth and nothing but the truth, that remains to be seen. Nilagdaan din daw ni Napoles ang kanyang affidavit at nangakong ilalabas sa mga hawak na dokumentong magpapatunay sa kanyang mga revelasyon. Isa rin daw sa mga nagtulak sa pagganta ni Napoles ang kaliwat kanang banta umano sa kanyang buhay. Nandyan na yung statement. So wala na kayong motivation precisely to silence her. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News, sinabi ni Napoles na 19 na senador ang may kinalaman sa pork barrel scam. Karamihan daw ay dating senador, may ilan din daw na senador hanggang ngayon. Bagay na ayaw kumpirmahin ni De Lima dahil may kasunduan daw sila ni Napoles na hindi muna isa sa publiko ang mga detalye na mga ibinunyag nito. Tikom din muna ang bibig na abogado ni Napoles tungkol sa affidavit ng kanyang kliyente. There was an affidavit and yun nga, as lawyer, I cannot really divulge the contents kasi I was the one who assisted her in the affidavit. Sabi ni Attorney Rivera, hindi pa raw nila pinag-uusapan ni Napoles ang pagiging state witness. Hihintayin daw muna nilang matapos ang operasyon ni Napoles na nakatakda ngayong gabi. Pero ngayon pa lang, tila may agam-agam na ang kampo ng mga whistleblower. Bakit ngayon lang siya magsasabi ng katotohanan? Ang tagal-tagal na siyang, ang tagal na ng sakripisyo ng lahat ng tao, ang haba na ng tinahak ng kaso na to. Who would be in a better position to say if the statements of Ms. Napoles are true, di ba? Kung hindi, yung mga taong nakakaalam, ano ang tunay na katotohanan? Samantala, kinestiyon ni De Lima ang patuloy na pagtanggi ng dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes na may kinalaman siya sa pork barrel scam. Sinabi kasi ni Reyes na pineke raw ang pirma niya kaugnay ng pagpapalabas ng PDAF ni Enrile. Ang kanya raw deputy o tauhan ang siyang nasa likod ng proseso sa pagpapalabas ng PDAF ng senador. Oh come on, Attorney Gigi Reyes. Please don't insult our intelligence. Hindi po tanga ang Pinoy. Pia, Joseph, dakong alas 3 ngayong hapon ay dumating dito isang grupo mula sa NBI at sa DOJ na pinampunta dito ni Secretary De Lima. Ito naman para i-verify yung mga naunang sinabi nitong si Napoles sa kalihim. Pia, Joseph? Chef, balikan ko lang yung nabanggit mo no, na may mga sources na nagsasabi na 19 senators ang binanggit ni Ginang Napoles. Doon ba sa bilang na 19 kasama si Senator Juan Ponce Enrile, Joseph Jinggoy Estrada at Bong Revilla?
Oh, Pia, yung kanina, no, yung pinagalingan lamang na impormasyon na talagang nakuha natin tungkol doon sa tatlong senador, eh tanging si Justice Secretary De Lima lang. Kanina, nagtatanong tayo dito kay Attorney Rivera, ang legal counsel nitong Sinapolis, pero nananatili na tikom yung kanyang bibig kahit doon sa mga simpleng detalye o yung maliliit na detalye tungkol doon sa sinasabing affidavit nitong Sinapolis. Ang sinasabi lamang, Pia, lagi nitong si Attorney Rivera, sana daw bigyan muna na espasyo itong Sinapolis na manahimik dahil in due time naman daw, lalabas at lalabas sa publiko kung ano talaga yung tinutukoy ni Napoles sa kanya affidavit. Yan? So, siya gano'ng katagal para i-process or pag-aralan ng Department of Justice yung mga impormasyon na naroon dun sa affidavit ni Janet Lim Napoles? O, Pia, sa ngayon wala tayong information kung hanggang ilan pa na pagbisita o kaya ay pakikipag-meeting dito kay Napoles yung dapat na isagawa ng DOJ NBI, no? Basta ang sinasabi lang nitong abogado pa rin niya, si Attorney Rivera, sila naman daw nakahanda na lagi natanggapin yung ipapadala mga tao dito ni Secretary De Lima kung may mga kailangan na i-verify o may mga kailangan na i-clarify. Wala silang idea kung ilang meeting, kung gano'ng katagal ito mangyayari. Basta sila daw handa lamang na magbigay ng anumang impormasyon na hihingin sa kanila ng pamahalaan. Yeah? Alright. At siya, isa sa mga nabanggit nga kasi na dahilan no, ng pagkanta, ika nga, ni Janet Lim Napoles ay yung sinasabi niyang banta sa kanyang seguridad. Dahil ba dyan ay may napansin ka ba dyan? Halimbawa sa ospital ng Makati na pinaigting na seguridad para sa kanya? Oo, Pia, yung pagpapaigting ng seguridad dito, pwede rin sabihin na para sa kanya. Pero ito siguro yung sinasabi na baka kasi may makapasok at makakuha doon sa kung saan man yung kinaroroonan nitong Sinapoles gaya ng mga dati na lumalabas dito na issue sa ospital na Makati. No? Pero yung sinasabing threat, hindi natin na masasabi na nararamdaman dito o nararamdaman namin o nahahalata ng sino mamamahayag dito. Dahil ang sinasabi naman nitong kampo ni Napoles, yung threats are coming from all fronts. Hindi nga nila malaman kung saan talaga nangyayari at iba't iba daw na forma ito. Meron text message, may phone call, may mga nakakarating sa kanila sa iba't ibang paraan. Yeah? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.